De kasi sa totoo lang, parang si Coach Mark kaya yung story ko kasi naglaro rin ako high school, season 91 hanggang 93. 3 years din ako doon. And then, pero ever since, mahilig na ako manood ng mga sa YouTube, ng mga moves. Ang pinapanood ko nun dati si Dwayne Wade. Ang ano niya pa nun? Dwayne Wade. Yung mga art of, ano, art of Oo, pose. yung Oh, mga art oh, pare. yun. Oo, tama As in, tama. OG Napanood yun. ko yun. Napanood ko yun. Napanood ko yun. Everyday, pinapanood ko yun dati bago pa ako mag-player sa Letran. As in, Oo. ano bang gagawin ko? Ganyan. So, before pa, mahilig na ako manood. And then, sali ako dun sa mga pound for pound, yung mga peak performance, yung mga gym-gym para gumaling ba. Tapos, season 91 hanggang 93, player ako. Then, nakilala ko, nag-Mavs kasi ako eh, kay Coach Mav. Okay. Nag-Mavs ako season 91 after nung Player ka ni season. Coach Mavs. Hindi, nagbayad ako sa kanya para mag-train, Okay. So player ka para nun. Pero player ka player ako nun. noon, player ako Okay. noon. Okay. Tapos, pero hindi pa siya yung nagtuturo sa akin noon eh, si Coach Pau Gorospe. Okay. Trainer na rin siya ngayon. Tapos Wala na siya sa, hindi na sila magkasama ngayon. ngayon may sarili na si Coach Pau May eh. pa sarili na Kilala sila. ni Coach Mark 'yun, Coach Mark kilala mo 'yun, no? Si Coach Pau. Opo, familiar. Oh, Ah, familiar. okay. So, parang niya Tapos, ka rin ata. NU Women's Oh. ata, NU Women's. Oh, NU Women's, Gilas, Gilas. Siya yung student Ah, section, Gilas. okay. Oh, tama si May Coach coach Pa. na, may coach pa, Takeno. May Coach Oo, Pa. tama, So, tama. siya yung nagtitrain sa'yo ng player ka. Oh, nung player ako. Tapos. Tapos, parang ipatapos na yung summer nun. Hindi ko natapos yung sessions ko. Tapos nung sabi ko, pwede pa bong, ano, nag-ipon pa ako nun, parang mga 10K. 10K yung ano. Ilang Ipon ako session ng, yun? bro, parang 10 sessions yata eh. Tapos, yung baon ko noon, lahat, inipon ko para doon. Tapos, Okay. ayun, nag-training ako, mga 6 sessions lang. Ngayon, ikaw na Tapos, kumukuha ng baon. parang ganun. Tapos, Tawas, tapos, ano, hindi ko natapos, sabi ko, pwede pa ba? And then, nag-train ulit ako. Tapos, si Coach Mav na nag-handle sa akin. And then, so last four sessions mo si Coach Mav na. Coach Mav na. Tapos, in-offer niya sa akin na mag-train sa kanya for free, mag-stay sa kanila. As in, ngayon, till to this day, sobrang thankful ako kay Coach Mav. Kasi, nagsama kami 1 year after nung season 93 ko, na-ACL ako eh. Okay. Tapos, nung na-ACL ako, kalaban namin, ano nun eh, Mapua. Tapos, semis ng, tama, Sino to? season Sino 93. batch mo? Ah, Sino batch ko kalaban niya sila, nun? Sino si kalaban mo nun? Gozum. Gozum. Ah, si kalaban mo si Gozum Yun yung nun. nag-champion sila kagulangan. Ah, Yan. pinag-siya. Oo, tama yung nag-champion yung Green Hills. Okay. So, letran Tapos, ka nun. letran ako nun. Okay, Letran okay. ako nun. Tapos, ACL ka. pagkatapos ACL, train ako kay Coach Mav for a year. And then, training kami. Lahat ng kung anong pagawa niya, ginagawa ko lahat. Tapos, ang pinaka, ano, kay Coach Mav, thankful ako sa kanya, yung mentality na to train kahit Yung saan. Mavs Mavs mentality. Yung mentality, as Mavs in, mentality. Mavs mentality, kahit saan Nagkatumatawa, train. Mike. Ha? Nagkatumatawa, Hindi, mentality. Sakto lang Mike. kasi dun sa ano. Ah, Yung Mavs mentality. O, tapos. pero Oh, kung kukwento, yung Mavs natawa mentality talaga, ano, na yung lang. sa Hindi, pero akin, bro, bibigay ko yun ha. Talagang kahit saan, bro. kahit saan, Kahit kahit saan saan. nagtitrain siya, bro. Nakikita ko sa bahay, sa sala niya, nagdi-dribble siya, pare. Oo. Nakikita ko yun, oh. Kahit saan, as in, parking lot, naranas ako mag-train sa parking lot ng mall, na sa kalsada, saan pa Sa'yo din ba? ba yung kay 30? Ikaw ba yun? Yung sa parking lot Oh, si 30? oh. Yung walang court? Tapos Oh, nagdi-dribble siya? yun. Akin Okay. yun. Ikaw pala yun. Okay. Tapos, nag-start talaga yung pagtuturo ko. Doon pa lang. As in, nagtuturo na ako sa mga students doon. Pangdagdag baon ko pag pumapasok ako. Tapos, ano, umalis na ako sa Mavs kasi balik player na ulit ako eh. Nakuha ulit ako ng Letran. Team B naman ako na ito. Sa Ito yung college na last to. year. O, College na college to. na. College na. Tapos, sabi sa akin, punta ka dito, walang gwardiya. So, gusto ko talaga mag-player. Pagdating ko doon, sobrang loaded. As in, Sino to mga sobrang, to? sila Fran. Sila Ah, Fran. ito lang to. Oh, last year. Sina Olivario. Patilya. Oh, Walang gwardiya. Olivario. Walang gwardiya. Puro gwardiya, sabi ko. Walang gwardiya. Puro gwardiya nga Walang. yun. Tapos, edi, sabi ko, daming gwardiya sa team A. Sige, sa team B muna ako. Okay. Pagdating ko, ah, okay, onti lang. Tapos, nung pa-start na yung school year,
Ang dami nang nire-recruit na point guard. Dami nire-recruit. Puro guardia pa rin. Sabi ko, sige, tsagain ko. Binigyan naman ako scholarship. Okay. Sige, laro ako. Tapos, ayun na. Meet siya nung pag-start ko ng camp ko is doong, anong year na, anong month nito? Basta mga... Last year lang to, bro? Last year lang. Okay. Siguro mga March. Mga March. 2019. August. Siguro 2019. August 2019, last year. Okay. Yung kotse ko, kasi may kotse ako, hahatakin. Dahil naka-grab yun dati. Hahatakin na siya dahil wala na akong pambayad. Medyo nagkaroon kami financial problem sa pamilya namin. Okay. Wala nang pambayad sa kotse. 3 years na yun nababayaran. Hahatakin na, as in, siguro next month, hahatakin na yung kotse. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede yung hatakin to. Kapit ako sa patalim kung anong pwede kong gawin, gagawin ko para hindi mahatak tong kotse to. So, nag-start ako. Turo-turo ako yung mga kung sino yung kakilala ko, gusto mo mag-training, ganyan, mini-message ko. Bro, like, low-key, like, for real, magkano yung una mong rate? Una akong rate, parang ano lang, 500, 2 hours, ganun. 2 hours, pare! Oh. Wild, okay. Oo, oh, ganun. Ang ginagawa ko pa nun, dumadayo pa ako ng Pasig, dumadayo ako ng Bikutan. Paano ka dumadayo, yung kotse mo? Hindi ko ginagamit yung kotse kasi mahal yung gas. Sayang. Oo, sayang. So, nagko-commute ako. Nag-jeep ako. Lahat. Para lang makaturo ako. Okay. And then, sabi ko, naglaro kami sa Palawan nila Coach Mav. Tapos pumutok yung dayo nun eh. So, dumami yung followers, ganyan. Sabi ko. Ay, akala ko wala ka na kay Coach Mav nito. Ando ka pa na. Hindi na ako nag-training sa kanya, pero Sumasama ka pa. Sumasama dayo. Ako. Okay. Dayo, ganyan. Minsan lang daw. And then, sabi ko, pumutok. Parang 1 million views agad. Ganun, sobrang bilis. Tapos, dumami rin yung followers ko. Tapos, doon ako nag-start. Sabi ko, want to train with me. Pupost ako sa story ko, want to train with me. Tapos, DM me for inquiries. Yeah. Ganun lang. Tapos, may mga nagdi-DM. Pero bago ako mag-start doon, meron akong group na tinuturuan sa Paranaque. Libre lang. Sabi ko, para lang ma-try nila, tas invite nyo yung mga tao. Kasi pagpunta nila, okay, maganda yung ginagawa namin. So, invite kayo, ganyan, invite. Sama kayo. Oo, sama kayo. So, yun, 500, 2 hours. Pero, group sila, marami sila. Siyempre. Oo, marami. Pero nag-start yun, dalawa, tatlo, tas, ayun na. Dumami. Oh, dumami. Pero nagpaalam ako kay Coach Mav. Sabi yun ko, nga, actually, yung next question ko eh. Di ba? Kasi syempre, yun yung business niya. Tapos, bigla nagsarili ka. Wala naman. Wala pa naman. Yung time na yun, yung pa. Mahatak na, linapit ako sa Coach Mav. Wala pa. Wala pa na huli mo yun? Wala pa naman. Actually, sige, kukwento ko kung ano. Oo, kwento mo kasi! sabi ko, nagpaalam ako sa kanya, Coach, hatakin na yung kotse ko. Naalala ko noon, 150 na lang laman ng wallet ko. Lumapit ako sa kanya. Bago pa mag-start mag-true focus, magturo, sabi ko sa kanya, Coach, wala na akong makakapitan. Magpapaalam ako sa'yo na magtuturo ako ng mga bata. Na kasi may mga lumalapit sa akin o nilalapitan ko rin. Pwede ba? So, pumayag siya. Okay. Pumayag siya magturo ako. Tapos mga nakita ko na pwede. Okay. Pwedeng maging maging help sa family ko. Yeah. Sa kotse ko, sa sarili ko. Sige, ituloy-tuloy ko lang. Okay. So, nung nagtuturo na ako, nakita ko na ang daming knowledge sa online, dami. Nood-nood ako YouTube, lahat. Lahat ng mga trainers sa online, pinanood ko yan. Tapos, sabi ko, yung tinuturo ko dito, hindi ko natutunan sa Mavs. So, yung mentality lahat, doon ko nakuha. Pero yung pagdating ko kasi sa letran, parang ang daming kulang sa akin na off the ball screen, ang hina ko. Actually, ito, nakakatawang story. Lumapit ako kay Coach Mark. Coach Mark, di ba? Coach Mark. Sabi ko, Coach, pwede ba ako mag-training sa'yo? Nung time na yun. Hindi magtugma yung Team A ka na nun. Team B ako nito sa college. Tapos hindi ako na accommodate ni Coach Mark. Ni Coach Mark kasi busy siya. Busy siya. Ang dami na kasi client ni Coach. Dami. Hindi.
Marami, oh, marami. Oh, tapos, yun nga, nakita ko na kaya kong turuan yung sarili ko and then kaya kong din turuan yung mga tao, mga player na gumaling, na hindi ko natutunan ever. And then, sabi ko, since iba na yung ginagawa ko dito, paalam ako kay Coach Mav. Coach Mav, pwede ko bang lagyan ng sarili kong brand? Brand yung ginagawa ko. Tapos, nung una, ano talaga siya, very hesitant siya dun sa pagpayag sa akin. Kasi syempre, galing ako sa kanya. Oo naman. Potok yung pangalan ng Mavs. Mavs ako. So, sabi niya, wag muna. Dapat gawa ka ng sarili mong pangalan. So, 3 months yun. Hindi ako So, August, September, October, November. Hindi, 3 to 4 months. Ganyan. Kasi December niya ako pinayagan. Nagkita, hindi kami nag-uusap ng matagal. Tapos, nagkita kami ulit. May camp siya. In-invite niya ako. Nagturo ako ng mga bata. Meron siyang camp na parang yearly give back to the people na camp. Libre, parang 200 pesos lang. Tapos, sobrang dami na. 200, 300. Tapos, nakita niya siguro doon na sobrang decidido ako magturo sa mga bata. Kasi all out ako nung turo nun. Bigla niya akong sinabihan, sige, Joe, supportahan kita dyan sa camp mo. Sige, pwede mo na i-start yung brand mo. Tapos yun, nung na-start ko yung brand ko, wala. As in, start ako, sobrang onti nung followers. Oh, walang, tama naman. Oh, doon naman talaga nagsistart. Walang... Yung andami actually nag-hate pa noon na... Oh, kasi tumiwalag ka. Oh, tumiwalag ako, ganyan. Tapos, si Rafi Silerio. Coach, si Kuya Rafi Silerio. Ano ko siya? Manager ko siya dati sa Ligan Labas. Ni-invite niya ako. Tapos, siya yung naglakad sa akin kay 3D. So, kung sila Evanelle, si... Sa'yo, si 3D. Coach Patrick, sa akin si 3D. Parang ano lang ako noon, 200 followers. Tapos, biglang out of nowhere sabi sa akin ni Kuya Rafi, bro, may pwede kayo mag-workout ni 3D ngayon. Pwede ka ba? Sabi ko, wala akong ginagawa noon. Sabi ko, sige. Punta ako saan 'yan, ganyan. So paano nangyari? Mi-message na lang daw si 3D na kung gusto niya daw ba mag-workout. Ito yung after niya mag-champion nung last year. Okay. Tapos punta ako doon sa Gold's Gym. Tapos workout kami. Tapos, sobrang starstruck pa ako kasi sino ba naman ako, di ba? Jolo Tamayo, Team B, high school player lang. Kasi 13 nakikinig. Tapos si 13 nakikinig sa akin sa pinapagawa ko. And then, ang ganda nung first workout namin, tapos tuloy-tuloy na. Hanggang sa parang na-inlove na rin siya dun sa ginagawa namin. Na-improve ko yung mga kailangan niyang ma-improve. Tapos tuloy-tuloy lang hanggang sa pagdating nung... nung parang sembrick, sabi ko, turo muna ako all out. Tapos nakita ko na parang malabo ako sa letra na. Kasi yung playing time ko, ang baba na. Diego Dario na yung playing time mo, Brad. Mas wala lang, minsan di pa ako nakakalaro eh. at least yun, sure 3 minutes eh. Oh, sure 3 minutes. Yung sa akin, as in bumababa na. Nafe-feel ko na parang... Team B to, bro, ah. Team B ako na ito. Na parang mas... totoo naman. May politika sa basketball. So, nafe-feel ko na hindi na ako ginagamit. Pero, pagdating ng practice, sobrang all out ako. Kinakain ko yung mga... Hindi naman sa sobrang kinakain. Pero, feel ko lamang ako kasi extra ako umaga, extra ako gabi. Tapos... before practice, ako yung una nandun. After practice, ako pa rin yung nandun. So, yung work ethic ko nandun. Pero, hindi nagtataka ako. Hindi ako ginagamit ng coach namin. So, sabi ko, tinanong ko si 3D. Thirds, tingin mo ba tuloy ko pa to sa letran? Wala eh. Kahit anong pasikat na ginagawa ko, hindi ako pinapansin. Dinedepensa ako sila para niyo. As in, sobrang guard ko. Hindi talaga ako napapansin. Sabi niya, bro, sige, kung ako sa'yo, Tigil mo na yan, sabi 3D. Oh, kasi wala eh. Wala naman trust yung parang hindi ka favored nung coaches, sabi niya. Tapos sabi niya, sige mag-focus ka sa training mo, training namin, tapos sa brand ko, and then come next year, tryout ka. Tapos, ayun. Biglang nag-pandemic. Oh, nag-pandemic. So magka-tryout ka dapat. Na-tryout dapat ako. As in, may mga schools na ako na naka-align.
na as in on the side lang talaga yung training para sa akin. Ang gusto ko talaga, player talaga. As in, hanggang ngayon, actually hanggang ngayon, gusto ko maging player. Na gusto, iba pa rin kasi yung pag naglalaro ka, yung oo ikaw naman. Yung nakaka-shoot, syempre, di ba? Oo naman. Tapos, ayun. Oo naman, alam ni Mike na yun. Oo naman. Basta yung basta nakaka-shoot. Basta ikaw yung nakaka-shoot. Basta ikaw yung nakaka-shoot. Masaya yun, di ba? Tapos, ayun, si... Nag-pandemic, sobrang blessing sa akin na nakuha ko si 3D. Dinala niya yung mga kasama niya. Oh, sina Kobe. Oh, nahuli pa nga, di ba? Oh, nahuli pa nga eh. Sila Japet. Tapos, sobrang actually naging blessing sa akin yung nakilala ko si 3D, si Rafi. So, lahat tong mga pinag... kung saan ako galing, sobrang thankful ako sa kanya. Especially kay Coach Mav. Kasi hindi naman ako mapupunta dito sa ganito kung hindi pa rin dahil sa kanya. Yeah. So, oo naman. Hindi mo naman madi-discover yung side mong yan. Never. So, yun lang yung story ko. Tapos, yun. Thank you, 3D. 3D, salamat. Shout out. Si Coach Mav. Shout out mo kay Coach Mav. Thank yan. You so much. Maraming salamat. Kung di dahil sa'yo, wala ako dito. Kuya Rafi Silerio, salamat. Panoorin nyo to, si-share ko to.